Nauna na po ang General Santos City at sa tingin ko marami pang susunod na mga key cities dito sa atin. Marami na rin pong grupo ang nagsampa ng kaso dito kay Pura Luca Vega. Bakit natin ito isinishare? Ito ay malaking dapat may matutunan. Ngayon po, usong-uso na talaga, halos lahat ay gustong magkaroon ng platform sa social media. Dahil iniisip nila, madali ang pagyaman sa social media. Alright? Kaya lang, minsan may mga taong dahil sa kanilang pagiging desperado na lumaki agad ang kanilang platform, ibang paraan ang ginagawa. Sa tingin ko, kaya gustong or kaya ginagawa na ito, itong si Pura Luca Vega. Sa tingin ko, para talaga maging sahalam, sumikat agad. At mapansin. Pagpapapansin kasi to in the first place, ha, gusto niyang mapansin at mapag-usapan. Pero yun nga, ang naisip niya ay negatibo, pambabastos, na ang ibig sabihin, maliwanag, na wala kang totoong talento at abilidad. Kaya, humantong ka sa ganito. Ganun po ang nangyayari, okay? Pag wala tayong totoong passion at abilidad na gustong ipakita natin sa ating mga posibleng supporters sa social media, huwag na po tayong mag-attempt na pumasok sa social media at baka kung ano lang ang posible natin gawin. Ang dami dito sa amin, halos lahat ay nagre-reels kasi iniisip nila madali at malaki ang kitaan sa reels at sa social media nga. Iniisip nila na gano'n. Purchase %. So anyway, puntahan natin to, ha. Yun po yung naging motivation ito para nga sumikat. Alright, a drag queen who recently went viral for performing a rock version of Amanamin for the Lord's Prayer has been declared persona non grata in Negros Occidental. So sa General Santos City yung nauna, tapos ngayon naman ay sa Negros Occidental. Ito ay magandang i-share natin. Hindi dapat mamatay yung issue na ito para kahit papano hindi na ulitin ng mga gustong tumangka na maging deviant para sila ay mapansin pero hindi nila inisip na pambabastos yung kanilang ginawa. Dito sa ginawang ito na itong si Luca Vega, hindi lang naman yung mga Katoliko ang binastos niya, pati sarili niya, dahil inamin naman niya na isang Katoliko rin siya. Diba? Good luck!